Ipinaliwanag ni Leni Rebredo kung bakit siya nagtatrabaho 18 oras sa isang araw. Oh, come on! Sinabi ni Vice President Leni Rebredo noong Linggo, February 13, na siya ay nagtatrabaho ng higit sa 18 oras sa isang araw dahil sa kanyang pagnanais na makatulong at maabot ang mas maraming tao, gayon din para sa pagmamahal ng kanyang mga taga-suporta. Alam po natin na marami tayong kailangan trabahuhin, pero yung pinapakita niyong pagmamahal, yun yung nagbibigay sa amin ng lakas. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Para araw-araw, gigising ng maaga, more than 18 hours magtatrabaho. Ayun na nga po, hindi lang pala 18 hours. More than 18 hours nagtatrabaho. Naloko na. Kalokohan na talaga ito. Kami po ay puyat na puyat. Hindi kami naniniwala kasi may palaging nauuna na matulog sa inyo. Ano sa tingin mo, totoo kaya na nagtatrabaho siya ng 18 oras or nagpapalusot na lang siya or sa English term na scapegoat? Kalawa ka, isa ka. Ha? Never. 18 hours ang isinagot niya kay Jessica Soho noong tinanong siya sa presidential interviews, at the average daw 6 na oras ang tulog niya. Ako siguro ang the average mga 18 hours. 18 hours a day. Kasi on the average mga 6 na oras yung tulog ko. Kung ayaw matulog, magpatulog kayo! At ang sagot nga ni Leni ay... Sa kanyang Pink Sunday event sa Quezon City, pinasalamatan ni Rebredo ang kanyang mga taga-suporta sa pagtulong sa kanyang kampanya para maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Para po sa inyo, talagang sinisipagan namin. Paano mo sabi? Hindi niya direktang binanggit ang isang viral video ni Senator Amy Marcos, kapatid ng kanyang pangunahing karibal sa presidential elections na si Bongbong Marcos. Eto yun. Sino hindi magko-collapse? Nagtatrabaho? 18 hours? 18 hours? Hay nako, Lenlen. Para po sa inyo talagang sinisipagan namin. Alam natin na marami tayong kailangang trabahuhin, pero yung pinapakita niyong pagmamahal, yun yung nagbibigay sa amin ng lakas para araw-araw gigising ng maaga, more than 18 hours magtatrabaho. Huwag na lang kayo kumontra! 18 hours magtatrabaho tapos gigising na maaga. Grabe talaga ang habagat ng ating susunod na Pangulo. Ano yan? Unggoy! Nagtrending ang hashtag ako si Lenlen noong Sabado matapos i-rebot ng mga taga-suporta ni Rebredo ang video na ipinost ni Senador Marcos na nagtapos sa link sa isang artikulo ng Inc.com na nagsasabing nagsisinungaling o tanga ang mga nagsasabing nagtatrabaho sila ng 18 oras sa isang araw. Tumigil ka na dyan, pinalalaki mo lang ang gulo. Eto naman ang palusot uli ni Lenlen. Bakit kinakailangan tiwalaan tayo? Dahil ang gobyerno, hindi niya kayang sagutin ang lahat ng problema ng lipunan. Huwag mo akong galitin, ha? Masasagot lang ang mga pangangailangan kapag katuwang ng gobyerno ang ordinaryong mamamayan. Yan ang klaseng pamahalaan na ipinapangako namin sa inyo. Sisiguraduhin namin na magiging malinis, matapat, mahusay kami para walang naiiwan sa laylayan, sabi ni Rebredo. Pasensya ka, papayag. Ayoko, hindi ako papayag. Nauna nang binanggit ni Amy ang tungkol kay Rebredo bilang isang extraordinary housewife na hindi dapat maliitin, na itinuturing ng ilan bilang isang backhanded na papuri. Yeah, yeah, yeah. It ain't up there, yeah. Nah, it ain't up there, yeah. Nakakabilib naman. Sa huli, pinuri pa siya ni Amy Marcos. Isa siyang extraordinary na tao. Ano siya? Sa bagay, uso na ngayon ang mga extraordinary lalo na sa mga pelikula. Tinuturing
Decide na siyang gawin superhero ng Pinoy. Super Len Len, or the Uncanny Leni. Sige na nga, hanggang dito na lang muna ang video na ito. Hay nako, ano masasabi mo kay Len Len sa pagtatrabaho niya ng 18 hours? 18 hours? Kulang ka lang sa paligo, gutom, ma. Totoo ba ito o katang isip lang? Mag-comments kayo sa baba. Pero sana nakasubscribe ka muna kung hindi ka makaleni Rebredo. Hit mo notification bell kung nayabangan ka kay Len Len. Thumbs up mo rin kung ayaw mo siya maging presidente.